Hey guys, welcome to another episode of GearHead PH. Sa video na ito, iisa-isay natin yung mga parts na nabili ko para sa project natin na Suzuki GD110 Modern Classic Cafe Racer. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, hit mo na yung subscribe button and notification bell para wala kang malagpas sa mga videos and updates. So, let's get started! So, ayun guys, ito na nga yung mga nabili ko na parts ng project bike natin na Suzuki GD110. Ayan, nilatag ko muna lahat pero tanggalin muna natin. Binili ko pala yung mga parts na yun. Sinimulan ko yun ipunin last year. Tapos, inunti-unti ko siya kapag nakaipon ako ng pera. At pag may nakikita akong sale sa Shopee, ginagrab ko na kagad. Paunti-unti lang talaga hanggang sa dumami na nang dumami. Pero actually kulang pa talaga yun. Ito na lang muna ipapakita ko sa inyo. Siguro kukompletuhin ko na yun kapag nakaipon na ulit. So hey guys, simulan na natin. Alright guys, so start muna tayo dito sa rim. Nabili ko tong rim na to sa Leon Boy sa may Araneta Ave. Ang sizes nito is 2.15x17 at 2.50x17. So hindi ko masyadong nagaparan yung rim natin kasi hindi na ako magpapalit ng swing arm at front shock dun sa GD110 natin kasi medyo magastos. Ito, perfect na perfect to sa size nung project bike natin. So, unbox na natin. Ito, nabili ko to last year pa. Kaya yung karton niya sira-sira na kasi nabasa siya ng ulan. Sinasa labas lang to ng bahay. So ayan. Ito pala guys, nabili ko to sa halagang 2.4 lahat. Bali dito sa 2.15 nabili ko siya ng 1,150. Tapos dito naman sa 2.5 nabili ko siya ng 1,250. Wala pa naman siya ka-damage kasi plastic naman siya. Ayan. So makinis na makinis pa. So, next naman is yung tank. Alright, so, ito na yung tank na napili ko para sa project bike natin. Galing to sa Bajaj Boxer City 150. Kaya ako itong napili kasi ang laki ng fuel capacity niya. Tapos, yung shape ng tanke is sobrang simple lang niya. Classic yung itsura. And then, may floater siya dito sa loob. Nabili ko siya sa Facebook Marketplace ng 1,500. Nag-post lang ako dun sa group ng Boxer City 150 sa FB. And then, nakascore ako dun ng tanke for 1,500. Lang. So, next naman natin is yung mga gulong. Alright, so, ito na guys yung mga gulong. Recently ko lang siya nabili dun sa Posh Motorcycle Shop. Meron silang warehouse sale. OKK quality tires. Anaconda type. Bali, ang sizes nito is 100x80-17 at 110x80-17. So, saktong-sakto lang siya dun sa SPD rim na nabili ko. Nabili ko lang to for 1.5 kasi sale siya. So, ito 700 at saka 800 pesos. Actually, dapat talaga ang bibiling ko is Michelin na Pilot Street. Kaso, medyo mahal. Nasa 4,000 plus yung pair nung gulong na yun. Kaya, naisipan ko muna bumili na muna na mas cheaper na gulong para magamit ko na agad yung motor. Next naman natin is hubs. Alright guys, so next naman natin is itong hub. Second hand siya. Galing to sa XRM. XRM hub. Compatible siya para dun sa GD110 natin. Nascore ko tong lahat na to for only 700 pesos sa Facebook Marketplace din. At last year ko pa tong nabili. Ito, kompleto to guys. Medyo madumi lang pero wala naman siyang sign ng biyak. Ito yung rear. Itong rear na to, converted na rin siya para sa disc brake. Yung rear hub niya. Meron din siyang kasamang mga rotors. May mga kalawang na pero mabilis lang naman yan tanggalin. Importante lang naman dyan is hindi siya bengkong. Goods na goods pa. Medyo kailangan lang linisin ng mabuti. Ito yung front hub. Madumi nga lang talaga. Plano ko rin kasi sa build na to is gagawin ko siyang disc brake harap likod. So next natin is brakes. Alright guys, so next naman natin is itong mga disc brakes. Pang XRM to, front and rear din siya. Nabili ko to sa Shopee for 1,050 pesos. Dalawa na siya, so lumalabas mga nasa 500 plus per brake. Brand new. Pwedeng na to para sa stopping power ng GD110. Kasi hindi naman ganun kalaki yung makina. Tamang-tama lang tong mga preno na to. So, next naman natin is sprocket.
Ito pala yung sprocket na nabili ko for 250 pesos sa Shopee din. Bali, pang XRM siya. Ang size nito is 36 and 14T. Tapos may chain na rin siya dito, EBS. Saktong-sakto lang din tong sprocket combi na to para sa build natin. Alright, so next, handle clips. So next naman natin guys is itong clip-ons. Nabili ko rin siya sa Shopee for 250 pesos. Kasama na shipping fee. Marami siyang different size of brackets para sumakto dun sa front shock natin. Mamimili na lang ako dito. Next naman na ipapakita natin is yung mga ilaw. Meron tayo ditong headlight, brake light, and then signal light. So, isa-isa na natin. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 700 pesos plus shipping fee na yun. Kulay dilaw. Size nito is 6.5 inches. Saktong-sakto lang tong size na to para dun sa project bike natin. So, next, signal light. So, ito yung napili kong signal light. Ayan. So, eto guys, nabili ko siya sa halagang 200 pesos. Apat na piraso na. LED siya. Na-testing ko na rin to kung gaano kalakas yung ilaw niya. Visible naman yung ilaw niya. Pinili ko siya kasi minimalist, maliit lang, 200 pesos. Next naman natin is yung brake light. Okay, so ito yung brake light natin. Shopee rin, halos lahat na nabili ko, Shopee. Ito, 200 pesos din. Ang plano ko dito guys is, ikakabit ko siya sa may loob ng U-bend. Hindi ko pa sure kung dadagdagan ko pa to ng yung bilog na tail light. Kasi baka masita ako sa mga checkpoint kapag ito lang yung brake light ko. Pero na-testing ko na to guys. Maliwanag naman siya kasi LED naman din yung lights niya. So next na ipapakita ko is speedometer. Alright guys, so ito na nga yung ating speedometer. Digital speedometer. Sa mga nagbibuild dyan, si alam ko familiar na kayo dito sa tsura ng speedometer na to. At nabili ko to sa Shopee for 1,150 pesos kasama na shipping fee. Meron tong kasamang bracket para sa speed sensor at yung mismong speed sensor. Tapos meron din siyang manual at wiring diagram para sa pagkakabit. Kaya ako napili itong style na speedometer kasi first, andito na lahat yung kailangan ko para sa isang speedometer. Meron siyang gear indicator, merong RPM, tapos digital na yung display niya. And fuel gauge din pala. Digital na lahat ng display niya dito except sa RPM. Which is, ang ganda niya tignan. And, nag-search na rin ako para kung paano i-set up tong speedometer na to para maging accurate yung reading niya. Medyo madali naman siyang i-set up. To bagay na bagay talaga to para sa modern classic coffee racer na project bike natin. Last year ko lang din siya nabili, pa hindi pa nagagamit. And then, last pala na papakita ko is itong headlight bracket. Ayan, nabili ko siya sa Shopee pa rin. For 200 pesos kasama na shipping fee. Ito pang signal light talaga yung bracket, itong bracket na to. Pero may mga nakita ko sa internet na ginawa tong headlight bracket and maganda yung kinalabasan niya kasi medyo nakapalob yung headlight. At medyo formado yung itsura niya compare sa ibang mga headlight bracket. Ito ko na lang din ilalagay yung maliit na signal light na pinakita ko kanina. So bagay na bagay to. Alright guys, so last pala na papakita ko sa inyo is yung mga gagamitin ko para maservisan natin si GD110. So, meron tayong air filter, tapos clutch cable, meron tayong gasket kit. So, binili ko na tong isang set, pero ang kailangan ko lang talaga dito is yung o-ring. And then, last, itong throttle cable. So, ito mga nasa almost 500 pesos to lahat. Abangan nyo to guys sa next video natin kasi seservisan ko muna si GD110 bago natin siya iparehistro. So, yun na guys. That is it. So, that is it guys. Ito na lahat ng mga nabili ko na parts para kay GD110. So, meron pa tayong mga kulang dyan like yung U-bend, yung sa seat, mga fenders, at pati yung pagpaparayos. Abangan nyo na lang yun sa susunod na mga videos. So, that is it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing and hit yun rin yung notification bell. So, that is it for me for today.
See you next time.